Hello, good evening everyone. Welcome back to my YouTube channel. Nandito na naman tayo sa ating anak, Kashara's Kitchen. Magbibideo na naman tayo ngayon. Paki-like, share, and subscribe para sa next video ay mapapanood nyo. Gagawa po tayo ngayon sa ating anak, Kashara's Kitchen, ng sweet and sour white turnip pickles, daikon, or kabo. Tara na, mag-start na tayo sa ating anak, Kashara's Kitchen sa paggawa ng sweet and sour white turnip pickles, kabo or daikon. Ayan na ang mga ingredients. Yan ay kabo or white turnip. Tapos yan ay carrots. Then green pepper, red pepper, yellow, and lemon, or yuzu. Then, ito siya, yung kumbo. Ayan, paghalo-haloin yan, ituturo ko sa inyo kung papaano siya gawin, at papaano siya balatan at hiwain. Tara na, mag-start na tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano siya hiwain ng magandang hiwa. Ituturo ko sa inyo kung paano siya hiwain. Ito yung kabo na ating hiwain. Yan. Tapos, balatan natin sa filler. Yan. Tapos, hiwain natin sa gitna. Hiwain natin siya sa gitna. Yang kapo. Yan. Then, kung bago lang kayo sa paghiwa, kailangan ang paghawak ng knife ay half inch lang para hindi madiritso ang pagkahiwa. Tapos, kung hindi nyo naman alam paano paghiwa, pwede tayong gumawa ng, or gumamit ng chopstick. Lalagay lang natin, ngayon, idikit natin para hindi siya gumalaw. Yan. Ganyan lang siya. Ganyan lang. Tapos, igit na natin yung kabo or white turnip. Ayan. Tapos, hiwain na natin. Ayan. Mabilis na lang siya kasi may chopstick. Ingat kayo sa paghiwa, baka masugatan ang kamay. Yan, ganyan lang. Napakadali. Tapos, pagkatapos natin maghiwa nito, ayan na, nahiwa na siya. Yan. Tapos sa kabila naman. Ganyan lang. Napakadali, di ba? Yan. Magawa kasi yung chopstick mo. Mabilis na lang. Pag nasanay kayo kahit wala ng chopstick. Tapos, pag nahiwa natin lahat, ibababad natin ng one night ng salt para lumambot. Tapos, ituturo ko sa inyo kung paano lalasahan or paano natin hiwain yung mga kumbo at red pepper or yuzu.
Ayan, hiniwa na natin sa gitna. Ayan. Tapos, hiwain natin uli para medyo maliit siya. Ayan. Ganyan na siya, diba? Ayan. Ayan. Pag nalagyan siya ng asin, medyo lalambot na siya. Maganda na siya, tingnan. Ayan. Ayan. Ibabad natin ng one night sa asin para lumambot. Pagkatapos, pipigain natin. Tapos, ituturo ko sa inyo uli kung paano siya lalasahan or ajian ng kumbo at red pepper, green pepper, yellow pepper, tsaka yuzu. Tapos, lalagyan din natin ng carrots. Ganito lang ang paghiwa ng ating carrots. Ipupush lang natin. Ayan na. Nag-shift na siya ng star. Ayan. Bilisan, di ba? Ganun lang siya kadali. Tapos, lagyan na natin para mapabilis lalo. Ayan. Ayan, ganun lang. Dandahan lang baka masugatan ang kamay. Ayan. Ayan na. Aba, nag-shift siya ng star. Ayan. Tapos, ihalo natin sa ating hiniwa na white turnip, pickles, or kapo. Ayan. Ang dami, diba? Tapos, babad natin ng one night ng asin para lumambot siya. Ganun lang kadali. Tapos, ituturo ko sa inyo kung paano siya lalasahan or paano magtitimpla ng sauce doon sa ating pickles. Yan, nakababad na ng one night sa asin ang ating white pickles, turnip, or kabo.